Normal po talaga yon na kahit sinong magulang papanig sa anak at ipagtatanggol kung merong umaatake sa kanilang mga anak. Normal yan. So katulad po ng ginawa na itong si Carla Estrada, alam naman natin kung ano ang pinagdadaanan ngayon ni Daniel Padilla. Siguro, or sa tingin ko mas nakakatulog ng mabuti ngayon si Catherine kesa kay Daniel Padilla. Sa tingin ko lang ha. Anyway, masakit talaga yung pinagdadaanan nila. At yung mga fans na itong love team na ito, sigurado ay mahirap din para sa kanila natanggapin ang nangyari. Balikan natin si Carla Estrada. Pinagtatanggol ngayon ang kanyang anak. Na kuno nga ay hindi naman cheater itong si Daniel Padilla. Okay. Ulitin ko ha, normal sa magulang na ipagtanggol ang anak. Pero kung kitang-kita na, marami ng ebidensya, yung pagiging cheater nga na itong si Daniel, abay nako, hindi mo na yan kayang idepensahan. Diba? Ikaw na ang magiging mali sa pagtanggol sa kanya. Totoo yan. And knowing Carla Estrada na supporter ni Marcos Jr. at hindi nga naniwala rin na magnanakaw ang nasa Malacanang ngayon. So, wala nang credibility, wala nang maniniwala rin kay Carla Estrada. Kung ano yung sasabihin niya tungkol sa kanyang anak, kung paano niya ipagtanggol, nako ay hindi na yan makakukuha ng simpatya sa mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Kaya pasensya na po. Diba? Kahit napakalaki na o napakarami ng patunay, sabi nga ni Sian Gasa, for 11 years, imposibleng isa lang ang naging babae outside of the relationship nga na itong si Daniel Padilla. Imposibleng isa lang, sigurado daw na napakarami. Marami na rin po nagsalita na, at nagpatunay na yun nga, maraming babae, babaero, itong si Daniel Padilla. At no question, alam na ng buong mundo na yun po ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. So sino po ang ginagawa niyang sinungaling? Alam nga namang si Catherine Bernardo ang magsinungaling. Di ba napaka-ironic naman? Nako po Daniel, or nako po Carla.